humanap ng pagkakakitaan. At then, yun yung mga day old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga eh, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pinipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko. Dito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang asin. Sabi nga sa Bible, be salt and light. And ang sabi din po, ang asin, pag nawala ang alat, ay wala na pong silbi. Ngayon, pag-uusapan natin, paano ba gumawa ng asin? Yan. So, ngayong araw, meron tayong makakasama na naka-imbento ng pamamaraan na sa loob ng 7 araw, magkakaroon ka na ng asin. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Yan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating suking-suki. So talagang ito ay masarap na kakwentuhan pagdating ko sa agrikultura. Kasama ko po ang former P4 Center Chief ng Dagupan, si Dr. Wesley Rosario. Hello, Doc! Hello, Nami! Magandang araw. Hello po! Matagal-tagal din tayong hindi nagkakwentuhan, Doc, ha? Oh, uling usapan natin tilapia. Ngayon naman yung ka-partner ng tilapia, pag-usapan natin yung asin. Okay. Yan. Pag-usapan po natin asin. Sir, may sinasabi tayo na solar salt. Ano po ba yung solar salt? Okay. Yung solar salt, ang definition niyan ay ito yung asin na nagawa natin sa pagbibilad ng tubig ng dagat. Binibilad lang sa araw. So wala nang ibang sistema. Dalawa kasi ang ginagawa sa Philippines. Yung isa ay binibilad sa araw yung tubig dagat. Yung isa naman ay niluluto. Yung ang problema ng niluluto nila either yung imported na salt or yung asin na. Opo. Yung asin na. So, at ang resulta ay pinong-pinong asin. Yan ba sir yung iodized salt na tinatawag natin? O iba pa yun? Iodized salt. Oh. Yun yung ini-sprayan ng iodine. Ah, so iba pa. So marami pala tayo tinatawag na salt. Pwede ba natin sir isa-isahin ano ba yung mga salt na meron tayo? Ayun nga, yung una ay yung imported salt. Sinasabi sa mga research ngayon na 80% daw ng salt sa Pilipinas ay ini-import na. Importer tayo ng salt, Ami. Hindi natin alam. Oo, nag-i-import pala tayo. Nung 10 years ago, ang sabi ay something like 500 million pesos worth of asin. Ang ating ini-import. Oo, kasi ang asin, hindi lang pangkain ang galit. Hindi sa pagkain. Ginagamit din ito sa industry. Pag nagawa ka ng mga feeds ng poultry, ganyan, may asin lahat yan, may asin. Yung paggawa ng bala ng baril. Bala ng baril. Paggawa ng clothing materials, may asin din. So maraming gamit yung asin. At ang isa na pinakamalaking gamit ay ginagamit ito sa fertilization ng mga nyog. Oh. Ang isang nyog pala dapat mayroong 3 to 4 kilos of salt every year for 12 or 13 consecutive years. Wow. Para maging healthy at mamunga ng maganda. So ganun pala kalaki ang konsumo natin sa asin. Oo, ganun pala. Nung araw, hindi ko rin alam. Alam ko, asin-asin na. Alam ko, sausawa lang. Yan, saka palagay talaga sa ulam. Katambalay mangga. Ngayon ko lang po nalaman sa inyo, Doc. Pero Doc, bakit tayo nag-i-import ng asin?
Eh, nagising tayo na, ganun nga, ipunong pala tayo eh. At, imagine, naiikutan tayo ng dagat. Dagat, no? Ang haba ng coastal area natin, mas mahaba sa US. At marami talaga ang pagkakataon or chance for us na gamitin itong dagat para makabuo o makagawa ng asin, mag-produce ng asin. So, nung araw, 10 years ago, nakatabi ko kasi sa isang party yung isang matanda, si Mr. Dumalanta. Si Mr. Yes. Dumalanta ay isa sa pinakamalaking producer ng asin sa Pangasinan. Oo, at ewan ko, siguro dahil yun ang linya niya, yung asin ni grocery niya. At tawag ko nga asindero eh. Sabi niya, Wesley, bakit walang nag-manage ng asin? Walang government agency na responsible sa asin. Sabi ko lang, eh, hindi ko po alam. Bakit ho ba? Eh kasi kahit na bundok-bundok yung asin na ginagawa ko, kulang eh, sabi niya. Nag-i-import tayo, sabi niya. So, yun na, nasa isip ko na yun. And then, one time, may nagbigay sa akin na plastic company ng plastic liner. Gusto nilang pumasok sa aquaculture. Sila yung gumagawa ng plastic para sa suha, sa Davao. Yun nga, gusto nila lang itry sa aquaculture. At ako yung napuntahan. So, 5 or 6 na fish pan ko yung nilagyan ng plastic ng libre. Yan. Sumobra yung plastic. So, sabi ko, huwag na yung uwi. Akin na lang at may paglalaroan ako. Sabi ko. So, naglaro ako ngayon doon na ilakad ko yun, nilagay ko sa tabi ng dagat at nilagyan ko ng tubig ng dagat. Ang tanong ko kasi, ilang araw ba maging asin yung tubig ng dagat? Parang ganyan. Opo. Yan, kasi tama. Kasi wala akong mababasa na gano'n. So, yun. Pero nung panahon na yun, ay medyo tagulan pa. So, wala akong na-produce hanggang sa tumakbo yung taga-asin ko one time. Sir, marunong na tayo mag-asin, sabi niya. You know? Nakagawa na ako ng asin. Dahil dun sa plastic mo. 7 days lang pala, may asin ka na, 3 inches yung kapal ng tubig. Okay, 3 inches ang kapal ng tubig dagat na ilalagay mo doon sa plastic liner. Okay. Maghintay ka ng 7 araw, on the 7th day, mag-harvest ka na. Ganun, Dali. Doc Wesley, may pinipili ba location yung solar salt natin? Siyempre, later na discovery ko na, tinanong ko rin doon sa matanda, bakit ho kaya sa Western Pangasinan meron lang asin? Hindi niya alam. Basta ang sinabi lang niya, maganda kasi yung location doon eh. Imagine mo ha, matandang milyonaryo sa asin eh. Oh. Ang sabi lang niya, ganun. Ganun ba? Baka ho mas maalat ang dagat to, pero sabi sa libro, eh, pare-pareho lang yung alat. Pare-pareho naman ang alat, oo. Hindi, basta mas maganda doon. Sabi lang niya. Later, nagpagawa sa akin si nasirang Senator Angara. Yung matanda. Angara, yes. Opo. Namatay na eh. So, sabi niya, Wesley, tulungan mo nga kami sa Aurora kasi bumibili pa kami. Ah, yes, taga Aurora siya, tama. Bumibili pa kami ng asin sa baba. Sabi niya, ito doon yung magaling doon. Takbo ko. Then, nag-request naman ako ng plastic sa director ng DIPAR. Sige, approve yan, approve. Basta, gawin mo. Eh, nagpunta ako sa Weather Bureau doon kasi maaga akong masyado. At tinignan ko yung rainfall profile. Eh, doon pala, kung umulan eh 15 days a month and the whole year. Sabi ko, naku, patay ako nito. Sabi ko. Hindi ka makakabulod ng asin. Wala palang tag-araw, sabi ko.
Doon ko nakita na yun ang reason kung bakit nasa west. East yung area, Aurora. Okay. East. Nandun yung maraming ulan. Sa west, nandun ang kukunting ulan. So doon sabi ang asin. Kaya west. Tinding sikat ng araw para mag-evaporate. Oo, kailangan natin. Nagsubok din ako nung metakip. Yung asinan. Okay. Hindi magiging asin. Kailangan direct na tatamaan ng direct sunlight. Ng sunlight. Kaya solar salt talaga, solar salt. Solar salt. Yan. So, sabi ko, napakagandang negosyo kasi ang puhunan mo lang asin. Tapos hindi mo naman siguro kailangan na ang DNR permit. Kasi yung structure mo eh plastic lang, temporary. Oo, hindi and, naman siya yung mga concrete na talagang sira yung lugar. Opo. Wala kang sinisirang environment. So, lahat ng tao na malapit sa dagat, pwera siguro kung sa maulan na lugar, eh po pwedeng gumawa ng asin. Opo. Oh, sa mga lecture ko na naiibiga ako ng DOST sa Mindanao, halimbawa sa Dinagat Islands, nakadalawang lecture ako doon. Pagkatapos ng lecture ko, demonstration, napapamura yung mga tao doon. Sabi nila, ako, sabi, lahat ng nuno natin, sabi nila, yung asin, ang gagaling ng Cebu, kung saan-saan, ganyan lang pala gumawa ng asin. Nila. Imagine mo, kuminsan knowledge lang eh. Yung practical knowledge lang ang kailangan. So, basically yung akin, yun lang, malaman nila madaling gumawa ng asin. Hindi sa Dock West kasi, available na yung resources eh. Andyan na yung dagat. Yung, may nakita ko na video mo, sinuggest mo nga, sa halip na plastic liner, pwede na ang tarpaulin, di ba? Yung kung gamit mo for industrial, for example, pang fertilize lang ninyo, tarpaulin. Pero pag pagkain, hindi pwede. May chemical reaction yata, mapait. Saka kasi may tinta. Siguro yung tinta. Basta mapait. Okay. Kaya sabi ko, hindi pwede sa tao yan. Pang pang gamit sa ibang bagay. Opo. Eh, Dok, sa palagay mo ba, dahil dito sa iyong solar salt, pwede pang tumaas itong salt production ng ating bansa? Sinasabi sa latest statistics yung salt production ng Philippines eh, bababa. Pati hindi na patindi ang sikat ng araw, ah. Diba? Painit ng painit. The climate change, eh. Opo. Kaya yung tag-araw natin, hindi masyadong... Okay. Ibig sabihin kasi, dahil doon sa climate change, hindi nagiging stable yung ating panahon. Yung haba ng tag-ulan sa kahaba ng tag-araw. Yes. So, yun po yung naging cause. Oo. Yes. Another is, yung salt making daw, nag-umpisa yan noong 1800s. Yeah. 18th century. Eh, pag pinasyalan mo yung ibang lugar ng asinan, for example, ako na invita sa Bulacan, una, nung nakasakay ako sa bangka, yung kamay ko na doon sa tubig, ganun-ganun. Mamaya, tinataas ko na sa ulo ko kasi nakakita na ako na mga patay na hayop doon sa... Hindi pa napapunta sa asinan yung... Papunta sa asinan yung tubig na yun. Opo. Ibig sabihin, marumi na. Nung ginawa yun, wala pang masyadong tao. So, ngayon, hindi na. So, ang kailangan itong tinuturo natin na paggamit ng plastic, ikaw maselan, pwede kang gumawa ng sarili mong asin, di ba? Opo. Meron ka lang plastic na food grade.
makakagawa ka ng asin mo for the whole year eh. Siguro mga dalawang banig na malalaki lang, di ba? Yung banig, minihiga natin. Ganun lang size, dalawang ganun. Eh, sa isang buwan, makakagawa ka ng apat na beses. Yes. Makakapagbigay ka pa sa kapitbahay mo ng asin, di ba? Oo. Lalo na yung mga iba, nagpapaturo kasi nandun sila sa lugar na maraming isda. Isa sa negosyo nila, yung magdaing ng isda, pero yung asin nila nagagaling ng isda. Eh, pwede naman silang gumawa ng asin. Yeah. Opo. Para makabawas din doon sa cost ng kanilang production ng daing, okay. Di ba? Ito pa, Ani, may kwento. Di ba, madalas, yung lumalabas yung mga sardines ganyan, sa Bicol. Di ba? Mm-hmm. Biglang marami, hindi nila alam kung anong gagawin. Tapos sabi nung sa Bipar doon, hindi ko na babanggitin. Dok, turuan mo kami magbagoong. Sabi niya, kasi alam nila. Oh, nagbabagoong ako. Turuan mo kami magbagoong. Eh, sabi ko, wala naman kayong asin. Turuan na rin kami mag-asin. Ano ba yun? Sama-sama na. Eh, kasi yung mga bagoongan nila doon, yung asin ang gagaling ng Pangasinan. Ah, opo. So, malaki ang opportunity natin na magamit talaga yung simple technology ng pag-aasin para matulungan din yung mga tao na nabubuhay sa gilid ng dagat. Di ba? Opo. Yes, opo. So, Doc Wesley, sa inyo paningin, ito bang paggawa natin ng asin, eh maganda bang negosyo? Ah, yes. Alam niyo, sa experience ko doon sa simple technology ko na paggamit ng plastic, yung 2x15 meters na plastic, lalagyan mo lang ng patigas sa gilid, kahit na kukulamber o kawayan, para tatayo yung plastic sa gilid na gano'n. Mga 4 inches. Yung 2x15, magbibigay sa'yo ng mahigit kalahating sakong asin in 7 days. Boy! Pwede mo na ibenta yun. Magkano din ang asin ngayon? Opo. Tapos ang tip ganito, pag panahon ng tag-araw, mura yung asin. Yes. For example, 200 pesos. Pag bumagsak yung ulan, times 2. Yeah. Kaya kailangan, meron silang bodega. Yan. Kasi nadodoble agad yung price. So, ang practice is, yung inani ngayon, sa susunod na gawaan ng asin, gagamitin. So patitiktikin talaga nila as in dried na dried. Sa palay, sa atin palay, nilalaon. Opo. Mas masarap daw kasi yun, pag laon. Oo. Nawawala lahat yung mga bakterya, kung may bakterya man ngayon. Kasi tuyo-tuyo na. Huwag yung kaaani. Kaya importante yung bodega. Yung bodega simple lang eh. Basta may dingding lang, bubong. Yung sahig eh, pwedeng slabs lang. Kasi ang gusto rin natin, yung tubig doon sa asin, mapatak din sa lupa. Opo. So ito ay ano lang, open space lang to, kumbaga hindi natin kailangan ng electric fan. Bing-bing. 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 Yeah. Opo, yun lang. Pero hindi na makatulad ng storage ng sibuyas na ganong klase. Oo. Nakalagay sa sako, pwede rin. Hindi na inaano pwede sa sako. Opo. So, kalimbawa, gusto natin magsimula na to. Ano ba yung mga kailangan natin? Equipments, location, ano pa yung iba natin mga kailangan para makapag-produce tayo ng solution? Siyempre, yung may lugar na nagpaturo sa akin sa Bataan, eh, kahit na anong tingin ko rin sa tubig, may amoeba. So, hindi siya pwede. Pipiliin naman, gagawa na nga lang tayo ng asin dun sa maliit. Make sure na malinis. Ano din yung Doc? Kasi syempre hindi naman natin mababantayan yun, di ba? Di ba sa 7 days, hindi mo din naman siya pwedeng takpan. Dahil kailangan niya yung direct sunlight.
may lugar na mahangin. Oo. Mahangin. So, pwedeng malagyan ng buhangin. Buhangin, yes po, yes. Paano natin masosolusyonan yun? Nilalagyan ko ng parang fence na plastic din. Yung manipis. Opo. Mga 2 feet or less than 2 feet. Parang yan. Para so, hindi lang siya pasukin. Para hindi pumasok yung buhangin. Ganyan. Opo. Pero kapag buhangin, gabi, tinatakpan ko ba yun? Paggabi? Buhangin, minsan naglagay ako, may nalunod na bata eh. May nalunod? Oo, kasi nag-swimming yata nung gabi. Oo, kaya pinakamaganda, malayo rin sa bahayan. Oo, sa 3 feet. Kaya kasi yun, malayo sa bahayan. Malayo tayo sa mga hayop, mga manok. Kasi gagawa na nga rin lang tayo, di yung first class na asin na, di ba? Opo. Tapos, pwede rin salain yung tubig. Halimbawa, baka merong ibang ano, dumi or kasama. Ang pinaka simpleng pangsala ay yung ano yun, yung pinagsuputan ng arena ng tinapay. Opo. Bibili yun. Katsa. Katsa. Ayun. Yeah. Doon nyo padaanin yung tubig para mawala yung buhangin or whatever na ganun lang. Opo, malilinis na siya. Malilinis. Opo. Ayan daw, Wesley, na nag-e-enjoy ako dito sa topic natin kasi bago sa akin din to, no? Ang typical na nakikita ko, yung niluluto, na asin, saka yung nasa simento, eh. Yun nga isa sa sambales. Pero ito sa'yo galing sa plastic. Maya-maya po, magbe-break lang tayo ngayon, Doc Wesley. Pero tutuloy-tuloy natin ang ating usapan sa ating mga kababayan. Magbabalik po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Ayan. Maganda yun. Doc Wesley. Opo. Ang tanong ko naman, Doc, ito ay hindi natin nabibili sa grocery, no? Yung mga solar cell. Hindi. Yung sa akin na yung mga nauna ko, eh, pinagala ko sa US. Eh. Okay na. Ay, pinadala mo sa US, so ibig sabihin, export quality mo siya? Oo. Bakit hindi tayo nakapasok sa grocery? Sa? Sa grocery. Hindi. Sinubukan ko lang. Kung nakapasok sa export, di ayos na. Nakapasok naman. Pabalik po ang Agree Ako Dyan. Ayan, Doc Wesley, yun nga, naisip ko, kasi pag pumunta ako ng grocery, nakikita ko mga iodized salt ang nandun. Itong solar salt ba natin ay pwede sa grocery o hanggang ano, wet market? Okay. Ano ang market natin ng solar salt? Ganito, siguro para ma-appreciate. Yung mga nagpapagoong, ayaw nila ng iodized salt. Okay. Mapait yung bagoong. Mm. Yung mga chef, ayaw din ng iodized salt. Iba yung lasa ng kanilang luto. And sa palengke, pag pupunta ka, marami yung lalaki rin yung granules. Ang karaniwang ina-iodize ay yung mga tino, yung niluluto. Pag niluluto kasi, magiging tino eh. Sumisingaw na yung mga minerals, vitamins, kung may vitamins yan, sumingaw na. Oh. Isa ka mo, i-inject ka ng iodine. Mm-hmm. Pinasingaw mo muna bago mo. Dito sa atin, sa solar salt, sabi sa mga readings ko, mas malaki yung crystal, yung granule, mas mayaman sa minerals. At kung ano-ano pa. Okay. Kaya kung nakakita ka lang, ang laki-laki naman ng rock salt talaga, parang ano, mas mayaman sa mga minerals na makukuha. Ganyan. Oh. Okay, so ron sa pinakuluan, yun ay alat na lang yung makukuha mo. Yun so, yan, saka based din dun sa ano, no, sa lasa, ibang-iba po ang lasa pagka rock salt talaga. Kumpara sa iodized salt. Hindi naman sa ano, based lang sa aking paglasa. Teka, dapat may choice din yung consumer. Ano bang gusto ko? Oo. Hindi yung binidikta.
Parang yung ano, bawal yung tinted na kotse. Eh, gusto mo talaga tinted eh. Makikita ka na pag nanakot. Pero Doc, hindi ba natin pwede lagyan ng iodine itong Raxol? Hindi, mas gusto yata yung ano eh, yung pino eh, para mas... Yung lutuutan. Oo, para mapaluto. Mm. So saan po natin pwede i-market itong solar salt natin? Actually, sinubukan ko na nga sa US eh. Pwede. Ako naman dito, may pasalubong store kami. Inilalagay ko sa parang 1/4 kilo na supot. Ayun, mabili. Tapos dinodoble ko ng konti yung presyo. Ayos lang. Okay. Lang. Bihira lang naman din makakita ng solar salt. Diba? Salt by Doc Wesley. Sa kami pangalan mo, Doc Wesley. Bibilin din nila. Saka naglagay din ako ng mga panga. Sa panga. Diba? Ay, oo. Tayo sa Nueva Ecija. Natatandaan ko yung turo. Kaya natin ini-store eh. Oo, ini-store. Binang magulang ko. Huwag mong pababayaan na ano yun, maubos yung asin. Sa asinan. Yeah. Kasi malas. Sabi ka lang. Mm-hmm. Kailangan palaging puno yan. Kaya nagpinda rin packaging. Nagpinda rin ako nung nasa banga. Nasa banga? Oo. Pwede yung mga magbe-blessing ng bahay, may bibilhan. Diba? Opo, direkta na. Kaya lang, ang gusto nilang banga, yung itim, yung galing sa Ilocos. Ayaw nila yung banga na brown. Yung brown. Yung gusto nila yung... yung clay talaga, yung clay. Oh. Yung maitim. Yung galing opo. Sa... Yun ang gusto nila. Sa Ilocos. Namili pa po. Namili pa na ba? Kaya sabi. Pero marami ah. Naghahanap sila. Pabrikado. Ngayon, Doc, nakikita ko itong ano mo eh. Yung mga Facebook ng Aqua Tech ni Doc Wesley. Nakikita ko yung mga picture doon. Dumadami ang nasa solar salt. Oo. Hanggang sa amin nanaw nga. Kasi nga, kulang tayo sa simpleng kaalaman sa doon. Masyadong malalim yung kaalaman, parang nagtatayo ng poso. Pag malalim yung tubo, walang tubig. Oo. Walang lumalabas na tubig doon sa poso ko. Ang gagawin ng magaling na magpuposo, ba? Hihilahin pataas yung tubo, pabawasan, magkakaroon na ng maraming tubig, di ba? Ganon din yung technology, pagka sobrang lalim, wala kang pants. Kailangan yung madali nilang makuha. Opo. Yung sa'yo masyadong practical eh. Sobrang practical yung sa'yo, Doc Wesley eh. Oo nga eh. Kayang-kayang gawin. Kaya, madali lang. So, ayun. Malaking negosyo yung asin. At dapat samantalihin nila habang mainit. So, pinag-uusapan yung walang ulan. Di ba ngayon, namatay daw yung mga isda kasi sobrang init. Ganyan. Yes, yes. Ito yung proper timing. Kaya sabi ko nga doon sa mga agricultural training sa ATI. ATI, TESDA. Training Institute, yes. So, dapat ngayon yung solar salt making. Di ba? Baka... Kailan ba talaga ang dapat na ano simula ng solar salt? Anong buwan po? Maganda magsimula. Ito yung tamang timing. Even siguro, wala pa 7 days may asin ka. Oo. Ganito kainit. Oh. Sobra init. Bago pumasok ang tag-ulan, pwede mo na samantalahin yun eh. Na puro asin muna, di ba? Habang... Kasi maganda itong opportunity sa mga maliliit nating mangingisda. Mura lang, tapos kung magpapamigay ng gamit yung gobyerno, plastic na lang, diba? Ayan, speaking of gobyerno, meron bang
parang meron po ba na project ang gobyerno para dito sa ating salt production? Yung DOST. DOST? Eh, kaya lang, mga nung nag-lecture ako sa Alaminos, mga sinasabi na proposal nila ay value chain analysis. Eh naku po, eh kulang asin, hindi yung value chain. Oh, yung production ng asin yung kailangan mataasin. Oo, hindi yung value. Doon na lang sa gera, sa labanan, hindi yung value chain. Sabi ko, ano ba yan? Hindi. Targetin agad yung kulang, di ba? Opo. Saka, yung resources kasi, Doc, nasa atin na eh. Ang dami nating dagat to, yung coastline natin. Ang dami natin. Diba? Tapos, 7 days lang. Magtalim ka ng kamuting baging. Isang linggo, hindi ka pa pwede magtalbos. Di ba? Sa asin, pwede na agad. 7 days. May asin ka na. Di ba? Opo. Kaya pa po yan, pwede mo na ibenta. Tanim ka na saging, ilang buwan bago ka, bago mamunga yung saging. Ito, meron na agad. Diba? Dok, Wesley, kailangan pa ba ito ng DTI permit, FTA? Wala. Wala, kulang. Direkta na ito. Kulang talaga, kulang. At ang sinabi kong isa na hindi ko nagawa ay magkaroon ng Asin Congress. Asin Congress? Yes. Kasi wala nang agency responsible sa asin. Yes. Nung nalaman ng Philippine Coconut Authority yung ginawa ko, talagang pumunta yung mga big boss ng PPA doon sa Dagupan, doon sa aking maliit na asinan. At pinag-lecture nila ako, parang national training nila sa Davao noon. Lahat ng PPA sa buong Pilipina. In-explain ko yun, saka nag-demo. Hindi ko alam kung ano nangyari. Siyempre, may mga pilosopo na pagkakamot ka ng ulo, sabi nyo siya, bakit kailangan pang gawing asin yung tubig ng dagat? Di yung tubig ng dagat na lang ang ipanglilig sa nyo. Sabi ko yun. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Hakutin mo yung tubig ng dagat. Diba? Yeah, ganun. Oh. Nag-try din na i-promote yung ganung technology pero parang hindi naging successful. Kailangan talaga yung puspusan. At yung at least merong DOST na nag-aaral tungkol sa asin. May nabasa nga ako binuhay yung isa yata sa pinakamatandang asin ni Las Piñas . Yes po, Las Piñas. Yeah, Las Piñas. Siguro sa dami naman ng tao naroon, marumi na yung mga lumang asinan. At nagturo daw para i-revive ay Pangasinan State University. Mm. Tinignan ko kung ano yung ginamit. Yung ginawa ko, yun yung ginamit. Yun din. So ikaw pa rin. Yung 10 hakbang sa paggawa ng asin. Bali, sir, Doc Wesley, yung nakikita mo problema dito sa maliit na production ng salt ay kakulangan ng promotion o pagbibigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Kaya nga pag kami nagdurong, Doc, tulungan mo nga kami. Nandito kami sa ganyan. Sabi ko, check nyo muna sa pag-asa. Diba? Kailangan i-consider ang weather. Yung rainfall profile. Pag yes, sinabi niya na mahaba yung tag-araw sa iyo, okay yan. Pero pagka hindi, medyo hindi tama yung business. Tagilid tayo dyan. Huwag na natin simulan, sayang ang pera. Ayan, bago tayo magtapos, Doc Wesley, anong lugar ba dito sa bansa ang may pinakamataas na produksyon ng asin? Okay, ang nakita ko na Cebu, isa. Cebu. Meron din sa Bohol. May malaking asina na kaibigan natin na sa Mindoro.
Pangasinan, siyempre. Yung Western Pangasinan. So, Dasol, Bolinao, Baning, ganyan. Yung maalat, maalat talaga dyan yung palaisdaan. Nung na-publish yung aking yung paggawa ng asin sa plastic, after a week or two, may lumabas ulit sa Inquirer. Sa kanila, yung akin daw, 7 days. Sa kanila, 1 day lang. Wow! And they are also using plastic. Pinuntahan ko talaga yun. Oh. Sige, kwento mo yun, Dok. Paano yun? Merong mga lugar talaga, I mean, binayayaan ng yaman. Siguro, doon sa Guimaras, malakas ang hangin doon eh. Kaya doon, nagagawa ng, ano na yun, yung wind. Generated electricity. Yung yes, wind nasa, wind po. Oh, yan. Doon naglalagay. So, ang tansya ko, sa lakas ng hangin doon, yung tubig dagat, humahampas sa lupa. At yan. Imagine ko, ilang taon na gano'n ng gano'n. So pag humukay ka nung sa lupa, ang alat ng tubig na lalabas, 80 ppt. Ang dagat kasi, 35 parts per thousand ppt. Yung dagat oh. Natin, 35. Okay. 35. 80. So nakaipon, oh nakaipon ng alat. Ayan. 80. So, ang plastic na ginagamit nila ay yung plastic na pantakip ng libro. Ng notebook. Ah, plastic cover. Oo, oh, tapos transparent. Oo, oh, ang yung akin 3 inches, no? Sa kanila 1 cm. Ah, kaya pala okay. Isang araw. Kaya pala isang araw. Oo. Oh. Kasi mas mataas yung volume nung sa'yo. Sabi ko, wala akong laban dyan. Doon nagkatalo. Kasi sa'yo doon makapal. 3 inches. Sa akin, 3 inches. Sa kanya, 1 cm. Opo. Ibig sabihin, Dok, mas matrabaho yung kanya. Kasi araw-araw mag-harvest eh. Diba? Ikaw, isang pagtisan lang sa 7 araw eh. Ang nakita ko lang, hindi masyadong maputi yung kanya. Pero bigger yung granules, yung crystal. Opo. Hindi, mas mayaman sa mineral siguro. Opo. Kasi yun ang Guimaras, Dok, ano eh, ang Guimaras kasi parang virgin island pa eh. Hindi pa talaga siya natatouch. Hindi katulad sa Pangasinan na sabihin natin, ang dami na po pinaglalagay ng mga establishments. May mga resorts pa, meron pang isdaan na ano, pang bangusan. Ang Guimaras kasi, halos wala pa. Wala. Makikita natin walang, na yung minerals, mayaman walang, talaga. Wala masyado activity. Okay. So, yun. Kanya, iba't ibang lugar, may iba't ibang katangian. Pero dapat alam lang natin kung paano gamitin para makagawa ng isin. Hindi naman pare-parehas yan eh. Hindi pare-parehas. So, merong isang parte sa Anda. Ganun din, parang yung nakita ko sa Guimaras. Pero malayo siya sa dagat. Pag hinukay nila, merong tubig na mga 80 rin ang alat. Pero pinakukuluan na nila. Ah. Gumawa sila parang bathtub. Kasi laki ng bathtub. Opo. At yun, pinakukuluan. Inaalis nila yung bula sa ibabaw dahil dumi daw yung dumi. So, ang napoproduce din nila ay maputi na salt. Ang problema lang, gumagamit sila ng mga kahoy. So hindi masyadong environment friendly. Opo, Dok, meron ba nag-adapt na itong solar salt mo sa na malalaking paggawaan ng asin ngayon? Wala eh. Karaniwan kasi ng nag-aasin ngayon ay yung lumang technique.
Mm-hmm. Yung traditional. Yung asintero type. Oh, asintero type. Kailangan, oo. Oh, daang hektarya yung lupa mo or 50 hectares, ganyan. Tapos, parang transition, ano eh. Una, pagtag-araw, tag-ulan, ginagamit nila sa isda. Oo. Pagka magtatag-ulan na, aalisin na yung tag-araw na, aalisin yung isda. The same water, yun ang gagamitin. Pupunta sa maliit, pa-evaporate, tataas yung salinity, hanggang sa doon na sa kasinlaki ng kwarto. So, mga 5x5, gano'n. Yun yung mayroong pasag na tiles. Ganyan. So, and then, yun na. Konti na lang ang panahon doon na pag-aasin. Kasi maalat na bago makarating doon sa maliit na kwarto. Yung sa atin, senior cut natin. Yung tubig dagat, nilagay. Tapos, naghintay ng ilang araw, naging asin. Shortcut. Oo. So, yun. Parang kasi yung adok natural way talaga eh. Kasi wala ka nang dinagdag sa asin. Mas malaki yung ani natin kung yung lugar na pagkukuhanan natin ng tubig, malayo sa ilog. Okay. Malayo sa ilog? So may factor din po yung ilog? Oo, kasi matabang yung tubig. For example, ang alat ng tubig, ang alat ng dagat ay 35 ppt yes, per 1,000. Ang ibig sabihin nun, sa isang tabo na tubig, which is 1 liter, diba, yung karamihan mm-hmm. tabo sa baryo, ang mapuproduce nating asin ay 35 grams. Ah, okay. Kasi 35 ppt. Opo, pag ang, okay. Pag ang alat ng tubig natin ay 25 ppt, 25 grams lang. Ibig sabihin, mababa ang production. Yes. Opo. Basta ganun. Kasi nag-evaporate ng lahat ng fluids sa taas. Oo. Tama. So, mas gusto natin siyempre yung mataas na. Tapos, ang gandang side siguro, yung marami naman yon yung maraming sea grasses kasi mukhang malinis naman talaga. Mm. Siyempre, ayaw natin yung dinadaungan ng barko. Oo. Ay puro langis. May langis yun eh. Nakalutang pa yung langis doon. Ayaw natin yun. Opo. Oh, maraming tao. Ganyan. Ayaw din natin. Opo. Siyempre, pipiliin natin yung quality para sa ating mga asin. Isipin natin na tayo mismo ay gagamit nun, di ba? So, pag matagal na sa banga, eh hindi na tatapon. Ah! Sobrang tigas na. Opo. Nanigas siya doon sa loob. Pero pwede pang magamit. Hindi na. Pwede. Kaya lang, matigas na, oh. Oo nga. Ayaw na matanggal. Diba? Oo, kaya kayo, para maswerte, kailangan meron kayong isang pangang asin sa inyong bahay o sa opisina. Ayan, ano matipid yan kasi hindi na matatanggal. Kahit ilang taon, hindi mawawala yung swerte. Wala akong kukuha ng asin nyo kasi matigas, matigas na para simento. Opo. Diba? Kaya wala na magtatangka. Ayan, Doc Wesley, maraming maraming pong salamat sa inyong oras, Doc. Madami na naman kami natutunan, mga praktikal na impormasyon na nagpupula sa'yo para sa ating mga kasamahan sa agrikultura. Doc, bago tayo magtapos, anong encouragement ba ang pwede mong sabihin sa ating mga kababayan na parang simulan na rin nila itong salt, solar salt? Okay. Yung asin po, panahon pa ni even before Christ, nakitang napakahalaga na. Ito ay ginawang pera nung mga panahon na yon, pambayad sa mga goods, at maraming international trade ang kaugnayang asin. Ang Pilipinas po ay isa sa binayayaan ng napakaraming dagat, pero napabayaan po yung simpleng technology.
ang gamit po ng asin ay hindi lang pagkain, gamit ito sa industriya. Maganda ang may grade ang asin eh. Grade may class A, class B, class C. Yeah, class D. So, depende sa klase. Mas malinis po yung asin na magawa ninyo, mas maputi, class A. Siyempre, mas mahal yung class A. Pag class D po, eh, ano na lang yun, nilalagay sa bahay yun para hindi angayin yung bahay. Kung magtatayo kayo ng bahay, para hindi pumasok yung anay, sabugan nyo muna nung class D na asin para yung mga hayop, mga insekto, lalayo. Yun tip sa akin palagi. So, marami pong gamit yung asin. Kung kayo ay nakatira sa malapit sa dagat, siguro ito ay isa sa magandang livelihood project na po pwede ninyong tayo. Siyempre, ang gusto natin, yung asin na malinis, pwede natin ibenta. So, gagamit tayo ng food grade na plastic na meron naman. Na meron namang mabibili. Ito pong plastic na to ay magagamit natin ng higit 5 taon. At sulit na sulit po. So, maganda rin mag-asin during dry season, pero ang pagbenta natin during rainy season kasi presyo po ng asin ay nadodoble pagka umulan na. So, tandaan na ang bahay na nauubusan ng asin, hindi sinuswerte. Kaya, kung kayo ang gagawa ng asin, mas magiging maswerte tayong lahat. Ayan. Para naging pungsoy tayo, Dok. Ah. Pero Dok, maraming salamat. Ay, opener ito sa ating mga kababayan. 7 days, pwede ka na magkaroon ng asin. Kailangan lang na meron kang knowledge. Diba, Dok? Simple knowledge lang. Ayan, Doc, maraming salamat po. Hanggang sa susunod ulit, Doc Leslie. Okay, bye-bye. Ayan, sa ating mga kababayan, hanggang sa susunod, dito po ang Agree Ako Dyan. Agree.